ito na nga, ayon sa pag-aaral na ko, hindi ako makaka-relate dito. Ang isa sa madalas ho na pag-awayan ng mag-couple ay, naku po, pera daw. Kaya sa mga mag-asawa o magkasintahan dyan, mahalaga talaga na marunong kayong mag-handle ng inyong finances. Lalo na kung mag-decide kayo na magkaroon na ng joint investment o business. At para bigyan po tayo ng tips kaugnay niyan, makakasama po natin ang financial advisors so sina Fe Lourdes Enriquez at John Nino de la Merced. Magandang umaga po sa inyo. Welcome po sa Rise and Shine Pilipinas. Diane and Ryan po ito. Hello, good morning po. Hello, good morning po. Opo. Importante po sa mag-partner yung financial planning. Ano ba yung mga tips na maibibigay po ninyo sa mga couple pagdating po dito? Ah, okay po. Hello, good morning po. Rise and Shine Pilipinas. Yes, go ahead po. Ayan, okay. So yung tips po for couple about financial planning is unang-una po kailangan i-understand nila yung other's money personality. Like yung kung sila both partners are both partners having jobs po, kailangan i-communicate nila yung income nila sa isa't isa para magkaroon sila ng trust. Yun yung pinakauna din. Kasi ano na sila eh, bind na po sila eh. So dun sa money, para hindi po magkaroon ng konting away, is pag-uusapan po nila yun. Simple talks lang naman din. And then yung second one po, kailangan mag-set din po sila ng financial goals together. Kung ano po ba nila yung, kung ano po ba yung target nila, di ba? Kung ang target po ba nila is mag-increase ng cash flow, or magkaroon po ba sila ng properties, or pag halimbawa naman, magkakaroon na sila ng kids. So yun na po ba, doon na po ba mapupunta yung kanilang finances? So doon is kailangan naka-set na rin po yung goals nila doon. So the third one naman po, kailangan din naman identify nila yung needs tsaka, needs versus wants nila. So dyan po magkakatalo kung ano po bang gusto ni husband or yung wife or yung boyfriend or girlfriend. Mm-hmm. So kailangan i-identify nila yung needs versus wants nila. And then kung paano nila i-spend yun? So, kailangan yung spending po is kailangan hindi mas malaki yung in-spend mo dun sa wants mo, either dun sa needs. So, kailangan may savings pa rin po tayo. Mas malaki pa rin yung portion ng savings natin dun sa needs natin kesa dun sa wants. And then, the fourth one po is yung set guidelines natin for spending, which is yun na rin po yun sa part na may identify needs versus wants natin dun sa set guidelines for spending. So, kailangan wise din tayo na hindi masyado malaki yung spending natin. Instead, mas malaki yung savings natin. So, dapat dyan, so as a couple or sabihin natin boyfriend or girlfriend po, is kailangan isa dun sa dalawa is sabihin natin may marunong humawak ng pera. Mm-hmm. Yung sinasabi natin na siya kaya niya mag-manage para hindi puro gastos ng gastos. So, kailangan budgeted. Or it's either sino ba yung mas okay, si husband ba or si wife yung kaya mag-manage ng money po para at least nababudget or natatrack kung ano yung gastos. And then yung lastly po, kailangan meron tayong emergency funds or i-maximize natin yung mga benefits po. Like sa emergency funds naman, if ever lang naman na sabihin natin, isa lang po dun sa partner natin na hindi makapag-work. Sabihin natin, syempre, isa rin pong kawalan din yun eh, sa, kumbaga sa income. Isa na lang yung nagpa-function or nagpro-provide po nung needs nung both partners. So, kailangan meron din po siyang nakaset aside na emergency funds na 3 months to 6 months para kahit pa paano is, ang mangyayari naman po, hindi naman po siya na-short. Meron okay. Naka-backup. Alright. Alright, maharami yung mga tips na ibigay sa atin, ano ni Ms. Pe. Punta naman natin si Sir John. Sir John, para po sa mga couple, mag-partner, ano po ba yung patok na business na maganda po nga mag-invest ang mag-boyfriend or girlfriend o mag-asawa man po? Ano po ang inyong suggestion, Sir John? Ayun, siguro in terms of business, walang specific, pero siguro something that they are really passionate about. Pwedeng food, pwedeng clothing, rentals, retail, professional services, pwede din. Kung ano yung saan sila magaling.
And also, siguro suggest ko rin, ito yung mga type of negosyo na gusto talaga nila trabahuin araw-araw. Ayan, so pwedeng, yung talagang gigising sila, tatrabahuin nila. Tapos yung tindahan nila, whether it's online or yung mga physical stores, kailangan makita ng tao. So kailangan magaling sila mag-market and kailangan bukas siya araw-araw. And lastly, kahit anong business pa yan, kailangan very supportive sila with each other. Kasi hindi naman everyday na motivated pareho eh. So minsan down yung isa, so kailangan yung isa, yung partner, ang responsibility niya is i-motivate or siya yung magsalo ng load while his partner is not motivated enough to do the business. So kailangan talaga support each other. Kahit anong business pa yan, basta naniniwala sila, I think naman papatok siya. Mm-mm. Para naman po kay Miss Fe, kanina nabanggit niyo po maganda yun, yung wants versus needs. Pero ano-ano nga ba yung mga dapat isalang-alang kapag yung couple ay gustong magkaroon na ng joint investment? First po, yung dapat isalang-alang doon, kailangan din yung sabi din ni Sir Nino is kailangan gusto na yung gagawin nila sa investment. Unang-una, ano po bang klaseng investment ang kukunin nila? Saan po ba? Ano po bang target na investment nila? Kung sakali ba yan, is properties po ba siya? Or sabihin natin, investment naman sa mga businesses? Or sabihin natin, mga patok din po na business ngayon? So, depende rin po yun sa kung ano man pong business ang gusto nilang pag-usapan or gusto. Yan. Basta kailangan yung sabay sa trend. Tsaka yung alam mo talagang papatok. At mag-iingat ha sa pag-invest ng pera kasi hard-earned money mo yan. Minsan pag too good to be true, i-check natin ng maayos. Correct. Alright, puntahan ulit natin si Sir John. Eto, what if maghiwalay yung mag-jowa o mag-asawa? Paano po kunwari yung kanilang investment o kaya yung kinita nila sa kanilang negosyo? Ano po yung mairerekomendan ninyong arrangement kapag ka nagkaroon po ng ganitong sitwasyon? Okay, so as much as possible, no, wag naman sana yung mga ganong bagay. Pero I think the first one na kailangan nilang gawin before nila i-dissolve yung business or investment nila is kailangan pag-usapan talaga nila muna maigi kung yun talaga yung gusto nilang gawin. Kasi maraming factors, if ever, hindi lang naman business, halimbawa couples or mag-asawa na talaga na maghihiwalay, marami kasing factors involved like ano ba yung mga assets nun? So yung mga gamit or pwedeng mga equipment, di ba? So mahirap kasi yun eh. Kailangan nila i-liquidate muna or i-dissolve rin yun. So syempre, hindi lang naman din yun. So bukod sa mga equipment, yung mga investors din na iba, paano nila ibabalik yung pera? Minsan hindi lang naman sila yung nag-invest doon. And also, as much as possible, syempre, ayaw natin ma-involve yung mga lawyers kasi mahirap talaga and masusing proseso yung mga paghihiwalay na ganyan. So kailangan talaga pag-usapan kasi hindi lang naman investments yung nahahati eh. Minsan pati may factor din ng children and also yung custody and support. So I think yung investments kailangan talaga pag-usapan and also tignan nila yung liquidity ng investment nila kasi kung hindi man magpantay in terms of equipment, ang pinakamagandang equalizer talaga when it comes to investments is cash. Ano ba? O sa iyo mapupunta yung business, sa akin mapupunta na lang yung cash or o hindi natin mahati ng maayos, liquid ba tayo enough para mahati siya. Ganyan. So kailangan liquid din, may cash sila. Pero aminin natin, pagdating talaga sa hiwalayan, talagang complicated yung usapin dyan. Kasi paano nga ba yung hatian? Pero ito na lang, Sir John and Ma'am Fe, mensahe po, karagdagang advice na lamang para sa mga couples. Okay. Sige. So, I'll go ahead na lang first. No? So, una talaga, kailangan may communication sila sa isa't isa. Ayan. Especially early on, right now, na habang mag-couples pa lang sila, hindi pa sila mag-asawa, kailangan you have to know your partner. Sunod, you have to know your partner's habits in spending and also hindi lang sa paggastos pero sa pagsasave din. Na-develop na ba nila? Baka mamaya sobrang gastos sila, hindi na sila nakakasave. Tapos pagdating, pag mag-asawa na sila, tsaka sila mag-aaway because of the spending habits. Sunod, tignan rin nila yung mga nakadependent dun sa partner nila. Kasi although mag-asawa na, hindi naman natin mapagkakaila na meron din talaga mga family members such as parents, may mga siblings na kailangan suportahan. So kailangan na iintindihan din ng partner nila yon.
na may mga ganong bagay na hindi naman madaling tanggalin kasi syempre Filipino culture, talagang family ano tayo oriented. And also, kailangan malaman nila ano yung mga dreams nila, kailan nila ma-achieve, paano nila mapaplano. And kapag hindi nila paplano, siguro they can look for a financial advisor na pwede nilang kausapin para maplan yung mga 3, 5 years, 10, 7 years ahead. Kahit hanggang retirement, kaya nila maplano. Ayan. Ayun naman po, tama naman yung sinabi ni Sir Nino. So, kailangan din i-build yung trust nila. Kailangan ng communication para yun samahan nila, and then yung mga investments nila is okay. And then, syempre, kailangan meron din silang short-term or long-term goal na priorities nila. Kasi syempre, hindi lang naman na kasiyahan lang true love. So, andun pa rin yung commitment nila sa isa't isa. Hindi mawawala yun. As long as meron silang trust and then yung commitment. So, yun lang po. Okay, maraming salamat po ah. Thank you po sa ibinahagi po ninyong mga kaalaman sa amin ngayong umaga. Lourdes Enriquez, Johnny Nino de la Merced, ang ating po mga financial advisor for today. Thank you po.